Hello guys, magandang tanghali. Luluto tayo ng radish with baboy. Yung ating baboy guys ay yung may buto-buto. So ano na, tinanggalan ko na to ng oil. Nilaga ko na muna siya para less fats, okay? And lalagyan natin na yung ating kaldero, meron tayong olive oil. Then we're going to put the garlic. Hahaluin lang po. And pag na tamang ano na, medyo konting brownish, patayin natin ang ating aircon, yung ating exhaust fan, ang ingay, baka marinig ninyo. Medyo mahirap yung angulo niya, okay? Gagawa tayo ng radish. Pero yung radish as usual, kasi yung asawa ko, di ba, meron siyang diabetes, so we need to boiled para matanggal yung kalium niya. Kasi bawal siya doon sa kalium. Pag nag-i-injection ka ng insulin, maraming bawal. So, yung kinakain niya is kinakain ko na rin. And yung mantika naman na ano, yung sa baboy naman, kailangan nilagyan mo muna siya, yung hinugasan mo siya ng ano, ng mainit, binanlian mo ng mainit na tubig para sigurado na less oil, kasi alam mo na iwas tayo sa ano. Pero masarap yan pagka naluto na, diba? This is what you call daikon in Japanese, radish in English. Yan. And kurewa, botaniku, and pork in English. Okay, botaniku. Sa mga viewers ng mga Japanese, we have also viewers sa iba't ibang bansa. So, we need to specific. Kasi hindi tayo marunong mag-Korean. I don't know how to say Korean. So, pork, you know what is pork now, okay? Baboy. Baboy sa Tagalog, da. Sa man sa Bisaya, baboy, gapo, no? Okay, ilagay na yung this is second time na inano ko, ni-wash ko na muna siya ng, how do you call that? Hot water para matanggal yung oil sa ating karne. I love cooking, guys. Yan. Masarap ito pag kamalambot na siya. Totally boiled na talaga. Hintayin lang natin na maano. And then we're gonna use soy sauce. Soy sauce. Kurwa, Japanese soy sauce. Okay. I'm not gonna use measuring cup. Depende lang sa dami ng gusto mo. Late after the adi siro para na. Turize dalawang spoon. Pero malaking spoon po yun. And then, ito okay na. And tatakpan.
kailangan malambot pa siya na maayos. Siguro mga ilang minuto pa po. Yay! Look at my growing photos in my kitchen. It's really cool. And nung nakaraan lang, pinutulan ko siya, guys. And yan, nakaagad siya, oh. Nagkaroon na siya ng leaves. So, apat na kaagad, or lima. Lima na kaagad ang kanyang dahon na lalabas. Oh my God, this is so lucky. So, putol lang ng putol, guys. Diba, huwag kayong matakot na putulan sila. Kasi they will go out talaga. Oh, yan. Diba, lima na kaagad. I'm so blessed. Tsaka, sa tubig lang sila, guys. You don't have to worry of giving water every day. Sa tubig lang. Itong isa naman, always, diba, ang ganda niya. Comment below nga pala kung anong pangalan nito. Sa another vlog, meron tayong magiging part 3 ng ating vlog sa mga green plants natin sa loob ng bahay. Dito lang po tayo, cooking. Medyo naiinip na ako, matagal, pero okay na yung kulay niya. Naging brownish na siya. Yan. Dapat meron talaga siyang water. Igaganon na nun. Kasi bawal din naman siyang haluin ang haluin. Kasi masisira yung kanyang poise. Daikon, this is...